Welcome back again to our channel. So today guys, it's magluluto ako guys dito sa labas sa aming bahay. So ito guys is cooking outdoor. Charot. So ayan guys, andito na yung aking niluto today. Magluluto ako guys ng bihon. So ayan. So dahil nga it's wala kaming gasol today guys. So ngayon dito ako magluluto sa labas. And meron akong sinarang guys. Yan po guys is kanin. Ayan. So kanin guys. And this one is bihon. So ayan guys. Ito ay karne guys. Ngayon akong ito guys, inuna ko muna yung taba guys para ano, para gagawin ko siya magsisa. Ayan guys. So ang gagawin natin guys, hintay ko siyang mag brown siya, then saka natin ilalagay yung ating bawang at saka sibuyas. So ayan guys, so pagpansin niyo guys yung aking looks today. Kasi nga, syempre guys, nandito tayo sa labas. Dito tayo nagluluto and this is my, ano guys, ito yung aking kapaligiran guys. So, nandito ako guys sa ilalim ng Manzanitas. So, ito yung tawag sa amin guys. This is Manzanitas. Ayan, so nandito guys. Nandito tayo sa labas ng aking kusina. Ayan, dito tayo guys. So, dito kasi galing yung area guys, hindi namin tulupa. So, balak lang namin, gagawa kami dito guys ng bahay kubo. Yan, dito kami magluluto pag wala kaming gasol. So, kasi guys, ano, mas masarap kasi din guys dito kasi mahangin siya at na mainit yung kaharap mo. At least, medyo mahangin-hangin sa konti. So, ayan guys, na-brown na siya guys. Golden brown na siya. So, hindi lang natin ila i-ano yung ating camera kasi nga, which is yung cellphone, baka mag-init siya. So, ayan. So, ano na yung ano guys, ano na yung taba niya. So medyo nag-dark na siya guys. So ilagay natin ano na siya. Then ilalagay natin guys yung ating bawang. So dito ko inilalagay guys. Meron akong ano dito guys. So dito ko siya inilalagay. Then meron tayong bawang guys at saka ito cabbage and tawag ito konting ano lang guys. So ilalagay natin yung ating bawang para ano guys, para ano. So ilalagay natin dito, then so ilalagay lang muna natin sa sahig, then after that guys haluin lang natin siya. So, yung bawang talaga guys kailangan natin dito na ano siya. Then isusunod na natin yung ating sibuyas. Ito guys, sibuyas kakamay na lang natin guys, malinis na yung kamay. My God. Malinis naman yung kamay ko guys, kaya walang problema. So ayan. Ito guys, alala ko to guys, itong kawali na to guys. Bata pa ako, siguro nasa ano pa ako nito. Ito ay binili ng nanay ko 1989. So 1989 niya ito binili. Ano lang ako nun? Diba? Hindi ko na sabihin, baka malaman yung taon ako. Charot. So ayan guys, then nilalagyan na natin yung ating ano laman guys, ilalagay natin yung ating karne na laman. Ayan guys, so, ito guys, nandito ako ngayon sa outside. Ayan, sa labas kami guys, namin dito sa bawas nandito. So ayan guys, halo lang natin siya ng halo. Haloin na lang natin sa lahat. Ayan guys, so after natin siyang ano guys, pag mag-brown na talaga siya, at in brown na siya, puto na yung ating karne at saka yung taba ng baboy. Saka natin lalagyan natin siya guys ng tubig, then saka natin siya palalambutin yung anong tawag dito guys, karne. Lalagyan agad natin yung ating bihon. So guys, ikanin. So titingnan natin guys kung ano yung kung ano ang kanin. Charo! Ayan, ito na yung kanin guys. Alam niyo guys, today guys, kaya kami nagluluto today
dahil dito sa amin is fiesta. Kaya lang guys, ay, hindi kami naghanda talaga, as in handa, bunga-bunga, ganun. So ano lang sa amin, yung parang may makain lang kami, natanghalian din, kung may gustong pumunta, makakain lang sila. Pero hindi to talaga as in fiestang-fiesta talaga na talagang bunga-bunga. Diba? So ayun. Hindi naman yun mahalaga guys, yung marami kang handa, importante kapag ano ka sa ating aming patron na si Isidro sa Santos. Siya tayong pangalan din sa patron? San Isidro Labrador. So yun yung ano dito guys sa Bukap. So wala, mahalaga guys, meron lang kaming mailagay sa mesa. So ayan guys, so sobrang init and mausok sa siya. Hindi na ano siga. So ayan guys, and sobrang init, grabe. So after nito guys, pagaling kayo sa apoy o init, wag na wag muna kayong maliligo kasi nakakapasma yun. So ganyan, gagawin natin, lalagyan natin siya guys ng toyo. So yung toyo ko, it's nasa loob. Nasa loob ng bahay namin. So kukunin ko muna guys, wait lang. We'll back later guys, okay? A few moments later. So lalagyan natin guys ng toyo. Ito yung ating luto. Lagyan natin siya ng toyo guys. Then halayin lang natin siya guys. Tapos natin siyang haluan ng tuyo guys. Tatakpan lang natin siya. O kanina rin sa takpan. Ganyan na lang siya guys. So ang gagawin natin guys, ayan ha. So nilagyan natin siya guys ng tuyo. Then later guys, nilagyan natin siya ng tubig. Para lumabot yung ating baboy. So lagyan natin ulit ng tuyo pa. So ayan guys. Ayan. So ayan guys, ito yung aming kapaligiran guys. Ang hirap guys magluto dito sa, tawag dito guys, sa outside, labas, outside. Charot. So ayan guys, mainit as in, sobrang init. So ang gagawin natin guys, yun to, paypay lang tayo ng paypay. Kasi guys, yung kahoy namin, malakas naman siya, kayo lang, mainit lang talaga, kumausok. So, ayan. So, ayan siya guys. Then, lalagyan na natin siya guys ng tubig guys. Saka natin siya titimplahan pag meron na siyang tubig. So, ayan guys. Lalagyan natin siya ng tubig. Para ilalagay na natin yung bihon natin. So damihan natin ang tubig guys. Ayan, kulang pa yan siya guys. So dadagdagan natin siya later. Pagluto na yung karni natin, saka natin lalagyan ulit ng tubig. So ayan na guys. So gagawin natin, lalagyan natin guys ng tuyo. So lagyan natin ng tuyo asin. Asin pala. So ayan, then after that lalagyan natin siya guys ng bitchin. So ayan, bitchin ang nilalagay ko, hindi ako naglalagay ng ano-ano bitchin. Kasi guys, mas gusto ko yung bitchin guys. Ano talaga. So next lang natin siya ganyan. Para lang siya guys, maluto yung ating bihon. Kasi yung gagamitin natin is dry bihon. Hindi ko na siya binasa. Ayan. Tapos titikman natin kung tama na ba yung lasa niya guys. Ayan, tama na siya guys. Tapos ngayon gagawin natin guys, hintayin natin siyang kumulo, na kumulo siya. Pag naluto na yung ating baboy, saka natin ilagay yung ating bihon guys. And magbabalik ako guys kasi sobrang init talaga guys, grabe. So yun guys, parang naiiyak na ako guys, hindi ako naiyak dahil ano, dahil nga ito eh sobrang init, ayan. So ayan guys, before habang hinihintay natin guys na maluto yung ating baboy nga nandyan. So, ipapakita ko muna sa inyo guys yung aming kapaligiran dito. So, let's start now guys. Narito na, panoorin nyo guys yung
ang aking vlog na guys, and maraming salamat guys for watching this video, and huwag yung kalimutan guys mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel, and pakiclick guys ang bell icon for updates sa lahat ng ating video na in-upload natin, dito lang po yan sa ating YouTube channel. So let's start now guys, panoorin nyo guys yung aming kapaligiran. Bye bye for now. Guys, so nidinagdagan ko siya guys ng tubig, baka kasi guys matuyo lang siya pag konti lang yung tubig niya. Dahil na ilalagay natin yung ating bihon. So ito yung bihon ko gagamit ko ay suki. So ayan, ito yung lagi namin ginagamit guys every time na magluluto kami ng pancit. So bihon, so ilalagay ko na siya. So hindi ko na siya binasa guys, kasi yung iba guys pag nagluluto sila, it's binabasa nila, pero para hindi ko siya madaling mapanis. Kasi yung ano, yung bihon kasi guys na binabasa mo siya, napapanis siya agad. Hindi siya umabot ng isang araw, panis na. Kaya ang ginawa ko, hindi ko siya binabasa. So, ayan, ang ginagamit ko lang talaga yung sabaw niya para ano siya, mabasa siya sa sabaw. Hindi dahil dun sa tubig, kasi yung iba binababad nila sa tubig. So, ayan guys, huwag gawin lang natin, it's halo-haloin lang natin siya guys. So, saka na natin lalagay yung cabbage natin pag yun eh maluto na siya. Pero kung kulang siya sa tubig guys, pwede mo na siyang dagdagan. Diba? So, ayan. Ang init guys, sobra grabe. Pag maganito kasi kayo guys, pag nagluluto kayo dito sa apoy, wag na wag agad kayong maliligo. Kasi mapapasma kayo. So, ito lang yung ano, mahirap sa kahoy. So, ayan. Mas maganda kasi yung kahoy guys kasi mas mabango daw yung kahoy. At saka marami din kasi kaming kahoy guys. Sayang kasi nga, 'di ba? Inayos niyo yung bahay ng kapatid ko. So yung mga gamit nilang kahoy dati, yun ginawa naming panggatong. Ayan guys, so yun yung mga gamit nila noong kahoy pa yung bahay. At saka ito yung bahay niya guys, siminto na siya. So 'di ba? So ayan. So ang gagawin natin guys, so hintay lang natin siyang masok. Magano yung ano niya guys. Sobrang init guys, grabe. Hindi mo siya pwedeng ilapit yung cellphone mo dito kasi baka ano. Tawag ito guys. Baka masira yung cellphone natin, mag-overheat siya. Kaya adjust nyo yung cellphone nyo, yung ilapit sa akin. So ayan guys, so di ba guys, naubos na yung tubig niya, so pwede na natin siyang dagdagan ng tubig. So lalagyan lang natin siya ng tubig, huwag naman masyadong marami, yung tamang-tama lang. So lalagyan natin siya ng tubig ulit, mineral to guys, hindi to basta ano. So then lalagyan natin siya ulit ng tuyo kasi nawawala yung kulay niya, magiging mapukla siya. Ayan, lagyan natin siyang tuyo. Then haluin natin siya guys, ng haluin. So, napadami yung sahog natin guys na baboy. So, gaganyan lang natin 'yan. Alam niyo guys, wala akong plano talaga magluto guys. And talagang sabi ko, hindi muna ako magfiesta, hindi ako maganda. 'Di ba? So, nagluto na ako ng konti kasi baka may pumunta dito, at least diba guys, meron kang ipapakain sa kanila. Kasi sinabihan ko na yung mga kaibigan ko, yung mga mag-anak namin na baka hindi ako maghanda ngayong fiesta. Diba? So, dahil nga kakagawa lang yun ng ano namin, ng kitchen namin. So, kahit hindi siya tapos yung kitchen namin guys, malaki pa rin yung ginastos namin doon. Yan. So,
So ayan guys, after that, antayin natin siyang maluto yung ating ano. So nilagay ko na siya guys ng asin at saka yung bitsin. Yun lang kasi guys ang nilalagay ko. And lalagyan natin siya guys ng paminta. Nakalimutan ko siyang lagyan ng paminta. Ito lang guys. So ayan guys, lalagyan natin siya ng pamintang laurel. Kasi gusto ko lalagyan siya ng laurel. Ayan. Ay, nakalimutan ko yung durog na paminta guys. Except sa nalagyan din. So ayan na lang guys. Pareho lang naman yan. So haluin lang natin siya guys. Ayan, luto na siya guys. Then, ilalagay natin yung ating cabbage, guys. So, ito yung cabbage ko. Nilagay ko dito sa lapag. So, ayan, guys. Ilalagay natin yung cabbage and konting bell pepper. So, ayan. So, haluin lang natin siya na. Haluin. So, kulangan siya ng tubig, guys. So, ilalagay natin naman ng konting tubig. O, diba, guys? So, masarap to, guys. Ako nagluluto. Charot. So, ayan. So, mamaya guys, yung kapatid ko magluluto siya ng kanyang pagkain din. Mamaya after ko dito. So, lagyan natin siya guys ng gunting ulit tubig guys. Para ano. Kasi na-dry siya. Ayan. So, haluin lang natin siya ng mga guys. Ayan siya guys. So that's it guys for vlog for today guys. Naluto na yung aking pansit. Pansit bihon pala, hindi yan pansit bihon. So ayan guys, naluto na siya guys. And mamaya guys, ilalagay ko na siya sa mesa. After this, siguro hintayin ko naman siya mga 15 minutes. Ayan, so ilalagay ko na siya sa lalagyan. Then ilalagay ko na siya sa mesa. So I will back later guys after nito guys, and ipapakita ko sa inyo yung arrangement ng aming kitchen. Charot. So ayan guys, and see you later guys. Bye bye for now. Let's watch this video and don't forget guys to subscribe. Bye bye.